Kailan ka nga ba huling nakatikim ng singkamas? Naaalala mo pa ba? Hello, what's up? Your best here. Halika, dahil sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga kakaibang kaalaman, gamit at mga benepisyo ng halamang singkamas. Sapagkat baka hindi mo pa alam na ito na pala ang lunas sa iyong mga karamdaman. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Alam mo ba sa Ingles ang singkamas? Maaring sasabihin mo na ito ay turnips. Subalit batid mo ba na ang totoong English nito ay jicama, Spanish jicama o Chinese potato, ngunit madalas lamang na tinatawag na Mexican turnips. Ang singkamas ay nagmula nga sa mga bansang Mexico at Central America at dinala at pinakilala dito sa atin sa Pilipinas ng mga mananakop na Espanyol. Tumataas ng hanggang 4 o 5 metro ang mga singkamas, depende sa ginagapangan nitong puno. Ito ay isang ang uri ng gumagapang na baging at nagkakaroon ng masarap na laman, buhat sa mga ugat nito. Maaaring maglaman ng hanggang sa 51 pounds ang mga singkamas. At batid mo ba na dito pala sa atin sa Pilipinas natagpuan ang pinakamalaking singkamas noong 2010 na tumimbangan ng humigit sa 23 kilos. Ang laman ng singkamas ang siyang mahalaga sa halamang ito dahil ang mga buto ng mga bunga nito ay minsay nakalalason pa nga. Madalas kinakain na parang prutas ang laman ng singkamas, isinasawsaw sa asin, sa bagoong o kaya naman ay sangkap sa paggawa ng lumpiang sariwa. At sa ibang lugar pala, isinasahog pa nga nila ito sa mga lutong may sabaw. Subalit hindi batid ng karamihan na napakaraming sustansyang dala ng pagkain natin ng singkamas. Mayaman nga ito sa bitamina, fiber at mga mineral na mahusay sa ating kalusugan. Dahil sa matubig o makatas nga ang singkamas, ito nga ay mayroong mababang calorie content na mainam nga sa mga nagpapapayat o mga nagda-diet. Mayaman din sa mga antioxidants ang singkamas na mainam na makatutulong sa pag-regenerate ng ating mga nasirang cells. At mainam din sa ang pagkonsumo ng singkamas upang malabanan naman ang oxidative stress. Ang singkamas din ay mayaman sa fiber, potassium, iron at copper na mainam sa kalusugan ng ating puso. Nagpapababa din ng cholesterol level at upang umayos ang daloy ng ating mga dugo. Kaya naman mainam nga ang pagkain ng singkamas, subalit huwag naman sobra-sobra. Ikaw, nasubukan mo na rin bang mag-harvest ng singkamas, lalo na nga kung ikaw ay naninirahan sa probinsya? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.